Hi mga idol! Meron naman tayong bagong video ngayon. I am your Manong Tomas and welcome to my vlog. So kung mapapansin nyo, ang mga past videos ko is all about quarantine tips and I just really want to share something na somehow makaka-help sa inyo na maibsan yung boredom nyo and yung iba may mga anxiety pa. So I hope kahit paano nakatulong yun na magkaroon kayo ng idea to make your quarantine experience more productive and fun. So I'm going to end the series of my quarantine tips. But before I end it, gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga experience ko and mga pinagdaan ko din during lockdown and quarantine. I know these past few months medyo mahirap talaga. Malungkot, may inip, and may takot na mahawak ako. At first, medyo akala ko parang ano pa ako, medyo chill pa ako kasi parang okay na. Saglit lang yan, kaparehas ng mga ibang mga virus na dumaan sa Philippines na parang wala lang, hindi ko na-feel na meron palang dumaang mga ganong klaseng virus sa Philippines. But habang tumatagal, parang medyo, sabi ko parang tagal na, sabi ko parang tumataas na yung mga numbers ng mga positive sa COVID. Medyo nakakapraning na and medyo tumatagal na yung mga times na nasa bahay lang. Knowing na ako is mag-isa lang ko talaga dito sa bahay. Talagang sobrang nakakabaliw na. Although medyo less pa ako kasi nga I still have my work and nung una nag-duty pa kami. Pero dumating kami sa point din na 3 times a week na lang kami nag-duty. Tapos kami pa'y mamimili kung anong araw yon. So parang ang schedule na napunta sa akin is yung weekend is tuloy-tuloy. So 5 days akong walang work. Sabi ko, anong gagawin ko dun sa 5 days na nasa bahay lang? Like, yung una parang natutulog ka. Pagkagising mo, kakain. Tapos matutulog ka ulit. Tapos pagkagising mo, kakain ka ulit. Tapos matutulog ka na ulit. As in, parang paulit-ulit lang everyday. Actually, nung una, kung mapapansin nyo, ang tagal kong hindi nag-vlog. Lalo na nung time ngayon, kasi sobrang na-depress ako, wala na ako ng gana. And parang I'm so uninspired. Tapos, napakatamad ko ulit. Grabe, hindi naman ko. Grabe yung naging effect niya sa akin. Pero nung tumagal, na-realize ko na parang dapat pala hindi ako magpakain sa lungkot and dun sa boredom. Kaya isipan kong, okay, dapat tuloy lang ang buhay and dapat mag-isip ako ng ways na maging gawing productive and enjoy pa rin somehow yung lockdown experience ko. That's why, ayun, na-inspire akong gumawa ng video and to spread good vibes also and inspire others na hindi malubog dun sa lungkot na nararamdaman nila ngayong pandemic. So isa-isahin natin yung mga pwede mong gawin sa bahay para maibsan yung sadness and maging productive ka at maging karoon pa ng bonding to your family members, mga kasama nyo sa bahay. So yun nga, first is renovate ka ng bahay or mag-paint or maglinis, simpleng linis lang ng bahay kasama yung family mo or kasama yung kung sino man yung kasama mo sa bahay. At least magkakaroon kayo ng bonding and parang may excite ka pa na mga dati mong hindi kayang gawin pero ngayon malalaman mo na kaya mo pala siyang gawin. So ano pa ba mga ayun yung magluto ka for your family kahit pa hindi ka naman ganun magaling magluto, learn new things, mag YouTube ka for sure kung magluto ka for them, appreciate naman nila yun eh, malaking bagay na yun para sa kanila na ginawa mo yung mga dati hindi mo naman ginagawa for them. Yun, pwede ka din mag-TikTok nung nag-TikTok ako. Although, nung college ako, sumasayo ako. Pero, alam mo yung wala na talaga akong talent nun. Nag-TikTok ako ulit. Parang, wow, meron pa. Pwede pa. Kaya pa palang sumayaw. At, again,
shoot sa bahay, wala lang. I mean, ako, nag-enjoy ako noon. Like, sobrang dami ko noon na-shoot dito sa bahay. Although maliit lang yung bahay ko. Pero, nag-enjoy akong i-explore yung bawat sulok ng bahay ko para tuloy-tuloy pa rin yung Instagram ko. Nag-enjoy ako kasi parang lalabas din yung pagiging creative mo. And, ayun nga, yung exercise. Though, hindi talaga fan ng exercise. Pero dahil sa pandemic, na-love kong mag-exercise. Kasi nga, I know, kailangan ko kung maging extra healthy, excuse me, para sa sarili ko. And para nga, hindi tayo basta-basta madapuan ng virus. So, ayun, ang dami-daming pwede mong gawin ngayon na nasa bahay ka lang. Madami ka pang madidiscover sa sarili mo na kaya mo palang gawin. So, I know that sobrang daming reason maging malungkot ngayong pandemic, maging takot and praning ngayong pandemic. Pero I realized that sobrang dami ding reason to be grateful and to be happy. First one is you get to learn how to take care of yourself more. Dati hindi naman tayo maarte sa alcohol and hindi tayo parang ganun ka-required uminom ng vitamins or kumain ng mga healthy food tapos mag-exercise. So at least ngayon, di ba, parang we should give extra care to ourselves and pati na rin sa mga loved ones natin. I feel grateful din na healthy ako. I mean, hindi ako tinamaan. May family, may friends. Mas lalo mo din na-realize kung ano yung importance ng family mo, friends mo sa'yo. Yung iba, be grateful kasi, di ba ngayon, dahil nagka-lockdown, you have more time to bond with your family na dati hindi mo naman close. Ngayon, marami kang time to spend with them and mag-reach out sa kanila. I feel grateful kasi hindi ako nawala ng work. Sobrang-sobra akong nagpapasalamat na hindi ako nawala ng work. Kumbaga, meron pa rin akong income. Though, nawala yung mga events ko, kaya yung mga ibang racket. Pero, grateful pa rin ako kasi meron akong work and sumisweldo pa rin ako. Kaya, I got a chance to help also others na alam kong mas nangangailangan kaysa sa akin. Kaya dun sa mga able na maka-help, I encourage everyone to help kasi nga mas okay na ikaw na yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Sabi nga nila, diba, it's better to give than to receive. Isa pa sa mga pinapasalamat ko ay nakakita ko ng second family sa aking kapitbahay during the lockdown. Yun, lagi kaming kumakain together. Lagi nila akong kinukumusta kung okay lang ba ako dito mag-isa kasi di ba nga mag-isa lang ako. Na-happy lang ako na kahanap ako ng second family sa kanila. Kung hindi pa nangyari yung pandemic, hindi ako magkaka-chance na kabanding sila and makilala sila. Tapos ngayon, I consider them as my family here in Jensen. Kaya sobra-sobra yung masasalamat ko na nakilala ko sila. And most of all, I'm grateful dahil sa pandemic because of meron akong makilala someone sa online. And isa din siya sa naka-help sa akin na magkaroon ng hope na there's life after this. So, huwag tayong magpakalungkot, magpakalungkot. Ang dami-dami pang pwedeng mangyari after this. Kaya laban lang, kasabi nga nila, diba, there's always a rainbow after the rain. Gusto ko din pala i-share na because of this pandemic, hindi ako makakapagpasko at saka New Year with my family this year. I usually spend my Christmas in Manila. Very risky kasi senior na kasi yung mami ko and yung mga pamangkin ako ng mga bata. So, ayoko maging reason. Siguro hindi ko magpapatawad yung sarili ko na ako pa yung magiging reason na kakaroon sila ng COVID. We decided kami yung family na hindi na lang ako uuwi. Oo, medyo sad. Pero I'm trying to accept it ngayon pa lang para pagdating ng December, kaya na. Meron man mga unexpected problems na mga dumating, pero sobra-sobra din yung mga blessings na natatanggap ko. Kaya, I'm so grateful despite sa mga nangyayari ngayon. I am sharing this to all of you kasi nga, I want to inspire others na hanggang ngayon, meron pa rin pinagdadaanan ngayong pandemic. Just think more on the positive side na lang. And kailangan natin talagang tanggapin kasi yun yung pinaka-first step na dapat natin gawin. And of course, let's follow na lang the rules kasi para hindi na tayo makadagdag sa problema. Ang importante is we are healthy and we are safe. Wala na tayong sakit, hindi tayo mahahawa. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. And of course, huwag natin kalimutang magdasal and humingi ng goodbye kay Lord kasi siya lang naman talaga lahat nakakaalam ng
mga mangyayari. And I know matatapos din to. That's why always take care of yourself, of your family, of your friends. Get in touch with them. Make time for them. And pray a lot. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Matulog ng maaga. Which is, ano talaga, medyo mahirap yun ngayon. Pero, itry natin talagang makatulog tayo at least 8 hours a day. And, of course, exercise. And, smile. Natatapos din ko. In God's perfect time. Ayun guys, so tatapusin ko na ang video na to. Thank you for listening and watching. I hope somehow meron kayong napulot. And I hope na-inspire ko kayo kahit paano. Sobrang-sobra yung pasasalamat sa mga laging nanonood sa akin. I hope hindi kayo magsawa. And I promise to make more quality and more inspiring videos. So, hindi ako magsasawang magsasalamat sa lahat ng mga nanonood. Please don't forget to like and subscribe. And pakiclick na lang din ang bell button para ma-notify kayo pag meron tayong ganap. Pa-follow na lang din ako sa mga social media accounts ko. See you guys sa mga susunod nating video. But always remember, be happy, be safe, be healthy, and of course, always be kind. I'm your Manong Tomas. Peace out.